Good morning guys, this is the Airy Voice of the Airy Labs. Yan ngayon, so meron tayong pasyente rito. So magpapalit tayo ng brake shoe. So dun sa mga may mga concern regarding dun sa... Kuber! Pasyensya na, maingay ang aking doggy. So yung may mga concern no, regarding dun sa nag-stack up. No? So ito yung mga possible na dahilan. Yung pag hindi ganong nalilinisan yung nalilinisan yung brake shoe system natin, yung rear brake natin, no? So ayan, naiipon kasi yung mga dumi. So pag once na binaha, yan ang nangyayari. So ayan, saka yung may mga yung sumasabit, eto yun kasi magalaw na, kita nyo guys, yan, magalaw na siya. Dali yan. Magalaw na yan guys. Kaya pag hinugot nyo yan, minsan nasabit yan doon sa brake dam. Ayan yung brake dam. Sumasabit yan. So, nangyayari kasi, itong tension na ito, maluwag na. So, ayan. So, tinanggal na ni Pops Mar yung isang lock. Hindi ko alam kung anong tawag rito. Para siyang spring na spring type siya. Hindi siya spring. Parang lang. Malay spring lang siya. So, ayan. So, ang gagawin niya, ayan. Hatakin niya lang ng konti yan. Hindi naman idedirecho. So, para lang magkaroon siya uli ng tension. Mamaya, pag kinabit. So, ayan guys. Ayan. So, pag naglilinis kayo ng ng brake drum, check nyo rin yon, yung lock na yon. Kasi once na maluwag na siya, sumasama na tong brake shoe. Pag hinugot nyo yung brake drum nyo. Especially kung matagal kayong maglinis ng rear brake nyo. So, ayan. So, ito ang ginagawa ni Pops Mar, no? Papalitan natin ng bagong brake shoe. So, although okay pa naman, okay pa naman siya. Pero, as preventive measure ng may-ari, kasi lagi siyang umaalis ng malayo. So, nais niya ng papalitan. Saka mayaman kasi yung may-ari na ito, Hindi, joke lang. Siyempre, mas maganda na rin yung napapalitan siya ng mas maaga para at least, siyempre, kung hindi mo naman siya lagi na check, di ba? So, yun na yun. Yun na isa sa mga purpose din niya. So, yan. So, ganyan lang guys, no? Tanggalin yung mga spring. Then tatanggalin mo yung sa may brake doon, yung sa may handbrake, yung cable ng handbrake cable. Yan, yung may spring, di-disassemble nyo yan. Tapos tong retainer, circlip, tatanggalin din. So, yan. yan. So, linisin nyo na rin. Yan, nakita nyo alikabok, di ba? Yan, Di ba, ang saya? So, first time yata itong malinisan, no? First time itong malinisan, kaya ganyan kalahan. So, yun yung alikabok na yan, yung mga yan, mga brake dust yan. So, pinaghalong metal saka ceramic yan, yan. So, yan, pag yan ay lusong yung sa baha, so, alam nyo na mangyayari, mag-stack up kayo. So, kaya napaka-importante na nililinisan nyo itong So, yung may magtatanong, kada kailan ba nililinisan? Every 10,000, mas maganda. Or kaya, kung may budget naman, every 5,000, bakit hindi? Diba? Every 5,000 kailangan. O every PMS nyo. O every mag-change oil kayo, isama nyo na siya. Para hindi nyo nakakalimutan, no? Huwag yung tipirin yung huwag yung tipirin yung paglilinis ng brake. Kasi isa sa mga importante at mahalagang components ng ating sasakyan. Lalo ngayon, tag-ulan na ngayon. Marami na dyan maglalabasan ng stack up. So, ayan. Okay. So, naubos na isang brake cleaner natin. Wala na. So ngayon, ito naman yung paano pag-assembly.
So assembly na ni Pops Marian. Dali lang. Baka wala ko lang tong aking doggy-doggy. Ah, labas, labas, labas. So yan. Maingay aking doggy-doggy. Ano po ay? O talaga po ay. Ay. Say hi ka muna oh. Ito yung maingay oh. Kung may narinig kayong maingay na background, yan yun. Pasaway. Yan ang pasaway namin. So yan na. Buhay na ni Pop Smart doon no? So balik niyo uli yung ano, yung clip. Yan. So i-forma niyo uli. Then yung lock niya. Tapos yung inunat kanina na kahit konting unat lang yung tingin yung may ano na siya. Okay na siya, may parang pressure na siyang ibaon yung ano, yung brake shoe natin. So medyo matigas na yung pag inunat nyo, no? So diinan nyo lang ng flyers. Yan. Tapos ikot nyo sa likod. Yan. Medyo mahirap lang talaga guys. Kung hindi nyo kaya guys, paggawa nyo na lang kay Mar. Kasi ako minsan, pinagagawa ko na lang sa kanya kasi minsan di ko kaya. So, pero syempre, pag nagdi-DIY ka, kaya mo yan. Diba? Diba Mar? Yes. Correct. Yeah. Tiyagaan lang. Tiyagaan lang. Kasi pagka hindi ka magtiyaga, maglagay dito para pati kabay mo mapit-pit. Yes. So guys, no, habang naghintay tayo nyo, please share, comment, like, share and comments, follow this page. Yung DIY Boys channel namin sa YouTube, yung DIY page namin sa Facebook. No? So, kung gusto niyo na marag ganitong content, suportahan niyo kami para at least sa next time pwedeng kayo na rin gagawa yung mga ganito. O kaya dali niyo rito, sabi ni Madam. 'Di ba? Kasi pag ganito kasi kailangan niyo rin kasi ng mga tools. 'Yan sa mga importante, kailangan may mga tools kayo. So 'yan. So pakita ko no, kanina 'di ba medyo magalaw oh. Ah, hindi pa kasi nakakabit yung ano. Wala pa yung spring. So mamaya natin explain yan. Wala pa yung spring. Yan. So yun yung mga spring. So ikakabit muna yung adjuster. Ito guys no, itong hinahawa ni Mar. Yan yung na-adjust pag luluwag. Automatic adjuster to sa atin no. Yan, automatic adjuster yan. Kusa na siyang nagano sumisikip pag nauubos yung ating brake shoe, nauubos yung lining ng ating brake shoe, automatic yung sumisikip. So yung sa magtatanong, nasaan yung adjustment para sa handbrake natin, nandoon sa loob. Nasa may handbrake mismo, doon ina-adjust yun, may adjustment doon, may adjuster doon. Wala pa yung ano, pin. Ayun, pin. Yan. Wala natin to. So, kailangan tumulong din tayo. Sige. So, yan. Pasok uli yung kabila, no? Sa kabila naman. Mas maganda tong ano, yung panlock na dapat mas maganda kung napapalitan din siya. Kasi habang tumatagal yan, syempre, naglulus yung ano niya tension niya. So yan na, ikakabit na ngayon yung mga spring.
Yan, kakabit yung spring. O, sinta ka dito makaano, bili ng sitya? Doon sa may pinakakanto. Yung kanto lang nito meron dyan. So, shoot nyo lang dyan sa butas. Ayan, o. Tignan nyo. Ayan. Shoot nyo lang siya dyan. Ay, ito mismo, o. Sige lang, te. Next naman yung spring. Ayan. Spring dito sa may adjust. Adjuster. Adjuster ba? O, oh, adjuster. Ayan. Ayan, spring niya dyan. Yun, diba? Kita nyo? So, ganyan yung itsura nyo. Okay. Then, next yung sa baba naman. Yan. Okay. So, nakita nyo na? So, yan, oh. Wala na siyang kaalog-alog, guys, oh. Diba? Oh. Wala siyang alog-alog. So, yan. So, napaka-importante na ito, guys, ah. Lalo na pag yung, ano, hindi kayo malimit magpa-check ng preno nyo sa likod, no? Che-check nyo to. Ibubukan nyo lang siya para yung tension niya. Yan. Then, syempre, huwag kakalimutan, maglagay ng lubricant or ng grasa. Syempre, linisin nyo muna pag ano. So, yan, no? So, ito yung luma niya, no? Yan yung luma niya. Ito yung bago. So, para may idea kayo kung gaano kakapal o ano. Ang nawala. No, yan. So, nakita nyo? Diba? Tutusin na medyo okay pa naman to. Eh, kaso, mas maganda na rin at least. Wala na silang kaba. Ikaw tayog eh. Oh, okay yun. Lapit lang naman yung tayog. Oh, siguro mga 3 hours. Ordaneta ka. Extraordineta. Bakit malayo pa kayo? Oh, mas wala. Santa Barbara ako. Santa Barbara din ako. Kaya lang. Talaga. Santa Barbara nga. Oh, may bro. May Santa Barbara din. Baliwan. Hindi ko alam, hindi ko masyado kabisado doon. Ano yung Santa Barbara? Imahin. Na? Imahin yun. Kasi may mga santa. Imahin yun. So ayan guys, no? Linis-linisan lang natin kasi minsan dito yung... kaya nililinisan ni Marto kasi minsan dito naiipit yung mugs. Yung ating, ano, no, yung wheel. Kasi nga, pag nakinapitan ng kalawang, makapit yan sa ano, makapit sa wheels natin, sa alloy wheels natin yan. So, ang tawag nga pala, hindi na mugs, no? Kasi since aluminum na yan, alloy wheels dapat. Pero may mga mag wheels pa rin, magnesium yun. So, ngayon, usually ginagamit ng mga manufacturer is alloy. Alloy na aluminum. So, alloy wheels dapat ang tawag natin doon. So, yan, guys. So, tapos na to. Actually, nililinisan na lang. So, lalagyan na lang siya ng grease. Lagyan natin siya ng brake paste. Lagyan ng brake paste to. Yan. Yan. Doon sa magtatanong, bakit kailangan ng brake paste dyan? Kasi mag-iingay yan. Kasi nakasaya dyan sa ano, nakapatong yan sa plate natin. Itong back plate na to. So, pati rin dito sa ilalim, lalagyan mo rin yan. Yan. So, yan. So, mas maganda guys, no? Brake paste ang ilagay, no? Kung meron kayong synthetic brake paste, pwede naman. Tapos dito, kahit na yung ano lang, multi-purpose grease,
O yan, ito gamit namin, oh. Multi-purpose grease, yan. Generous amount lang. Para pag yung, ano, hindi siya kakapit yung, ano, re-repel niya yung mga tubig. Hindi kakapit, kakalawangin. Ngayon, susunod naman natin linisan is yung brake drum. Yan. Tingnan mo, grabe ang dumi niyan, guys. Kung may ano, maggamit kayo ng mask. Pero kung yung baga niyo naman malaka, pero mas maganda pa rin for safety, gamit kayo ng mask. Huwag lang hihinga pa nagtagal. Huwag lang hihinga muna. Dahil lihain nyo rin to. Ito yung nilalapatan ng ano, ng alloy wheels natin. Ayahin nyo na rin. Naubusan tayo ng brake cleaner. Naubusan ng brake cleaner eh. So maaga pa kasi sinunod to, no? Kaya naubusan kami brake cleaner. Ba meron pa, Pops? Alugan. Pasadahan mo ng brake cleaner. Ayun yun, yung brake cleaner natin. Wala na ba? Wala na. Kahit sa loob lang yan. Yan. Wala na. Wala na. Naubos na nga. Maaga pa kasi ngayon. Sarado pa mga ano. Mga shop. Auto supply. Kailangan itong i-adjust dito. Yan. So i-adjust nyo yan. Para tumikom siya yan. I-adjust siya. Yon, di ba? Para may pasok mo siya kasi bago yung ano na. Yeah, may papasok mo yan. So, yun, smooth. Ha? Smooth. Okay. So, yun lang guys, no. Saka yan, ikakabit na lang yung gulong. So, yun lang guys, no. So, lubricant uli, ayan, grasa uli para at least hindi kakapit yung alloy wheels natin diyan, no. Alloy rim. So, yan. So yun guys, tapos na to guys. So please like, follow, share sa YouTube saka sa Facebook channel namin, 'di ba? Kung gusto niyo pa na maraming video, send kayo ng star sa video sa ano namin sa Facebook page namin. Para tulong niyo na rin sa amin. Okay guys, babush.